Isang magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig. Lalong-lalo na po sa inyo, sir. Maikling impormasyon lamang po tungkol sa akin bago ang lahat. Tawagin niyo na lang po akong Ariel, tubong Leganes, Iloilo. At nasa 50 mahigit na po ang aking edad. Dito rin po sa lugar namin sa Leganes, Iloilo, nangyari itong kwento ko. Matagal-tagal na rin po ito. Wala pa po yata akong 20 noon. So kung bibilangin po, talagang mahirap na pong magbilang. Kayo na lang ang bahala. Noong araw po, talagang maituturing na parang liblib po na lugar ang karamihan sa mga baryo po sa bayan namin. Kung baga, malayo po sa panahon ngayon din na medyo umuunlad na rin po ang lugar namin at nakalimutan na ang mga kababalaghang kumalat din noon, lalo na po sa barangay namin. Hindi ko na rin po sasabihin ang baryo mismo, pero nasa liblib po ito na parte ng Leganes kumbaga, lalo na po noon. Hindi na po bago sa amin noon ang makarinig ng mga usapan na meron na naman daw nakakita o inatake ng isang aswang. O yung tipong merong namatay po na sanggol dahil daw inaswang. Mga ganun pong klaseng usapin. Nagsimula po ang kwento ko noong gabing pauwi na po ako galing sa aking trabaho. High school lang po ang tinapos ko. Medyo kinapos po kami sa pinansyal kaya hindi po ako nakapagkolehiyo. Dahil po doon, maaga po akong nagtrabaho bilang isang tricycle driver. Nasabi ko pong galing sa trabaho dahil hindi nga po akin yung tricycle. Kaya pagkatapos ko pong mamasada, binabalik ko po yon sa may-ari para igarahe. Bale, nagbabayad lang po ako ng boundary. So tuwing umaga po, maglalakad po ako papunta doon sa bahay ng may-ari. Mga 25 minutes lang po na lakaran. Tapos ganun rin po kapag pauwi na syempre. Naglalakad po ako noon pauwi pagkatapos ng isang araw na pamamasada. Siguro mga bandang alas 9 na po ng gabi noon. Dahil hanggang gabi din po kasi akong namamasada eh. Ilalarawan ko lang din po muna yung daan ko pa uwi. Bale, palayan po sa magkabilang gilid. Pero may ibang parte po na wala na pong tanim na palay. Dahil dati lang po yun na palayan at puro na lang po kugon yung nandoon. Ganoon din po sa gilid po ng daan. Matataas po na kugon. At hindi pa po sementado ang daan noon dahil medyo papasok po yung amin. Hanggang ngayon nga po, hindi pa rin po sementado sa ibang parte. Lubak-lubak pa rin po. Tulad po ng normal na gabi, naglalakad po ako doon. Walang dalang kahit anong ilaw. Dahil kabisado ko naman po ang daan. At kahit kalahati lang ang buwan ng gabing yon, ay medyo maliwanag naman po. Pakanta-kanta pa po ako noon habang naglalakad. Habang hinihilot-hilot din po ang kanang kamay ko. Dahil pagod nga po yun sa isang araw na pamamasada. Nasa kalagitnaan pa lang po ako noon. Nang bigla po akong nakarinig na merong humihingi ng tulong. Mahina lang po yun pero parang anlapit lang po noon sa aking kinatatayuan. Sa totoo lang, mahirap po yung ipaliwanag. Dahil yung boses po, sobrang hina. Pero parang sobrang lapit lang po nang pinanggagalingan nun. Ganon po yung pakiramdam ko. Hindi ko po alam kung gets nyo ba yung sinasabi ko. Napatahimik po ako sandali at napatigil sa aking kinatatayuan. Nililingon-lingon ko na po sa likod, pati na po sa magkabilang gilid ng daan.
Kasi nga, hinahanap ko po yon kung saan ba yun ang gagaling. Boses po yun ng lalaki. Nang parang naalerto na po ako, ay parang unti-unti pong lumalakas sa aking pandinig yung sigaw po ng humihingi ng tulong. Ganun po yung pakiramdam ko lang noon, ha. Hanggang sa umabot na po sa punto na klaro na po sa akin kung saan yun ang gagaling. Dumampot po ako ng putol na kahoy noon at dali-dali po akong nagsuot doon sa palayan. Dahil bukod po sa alam ko nang malapit lang po talaga yung pinanggagalingan, pamilyar din po sa akin yung boses na naririnig ko. Pagpasok ko po doon sa palayan, wala pa nga pong 2 minuto at natumbo ko na nga po yun. Parang bigla na lang pong nanginig ang kalamnan ko noon dahil sa kilabot na aking naramdaman sa aking naabutan. Naabutan ko po kasi noon ang pinsan ko na itago na lang po natin sa pangalang Elmer, na dinudumog po ng isang nilalang na hindi ko po maipaliwanag ang anyo. Mukhang tao pero mabalahibo at mahaba po yung mga kukunon. Napakaitim din po nun na halos hindi na po masyadong makita sa dilim. Tama nga po talaga ang hinala ko. Nakilala ko ang boses. Habang dinudumog po ng hayop ang pinsan ko, tinatakpan po nitong pilit ang bunganga ng pinsan ko habang sinasakal din po ito. Nung maabutan ko po yon, kahit kinakabahan ay parang automatic pong gumalaw ang aking katawan. Kasi nga pinsan ko po yon. Nagulat din po sa akin yung nilalang kasi agad po itong napatingin. Pero agad ko rin po siyang hinampas ng hawak ko pong kahoy. Tinamaan ko po yun sa ulo pero ni hindi man lang po yun nawala ng malay. Buong lakas ko na po yun at hindi po masasabi na mahina po yung pagkakahampas ko. Dahil may kalakihan din naman po ang katawan ko noong kabataan ko. At matibay din po yung kahoy na ginamit ko sa kanya. Binatawan po niya ang pinsan ko pero yung paraan po noon ng pag-angil, talagang kakabahan ka ng sobra. Sigaw po kami ng sigaw noon na meron ngang aswang doon. Agad rin pong tumayo ang pinsan ko dahil parang aatake po talaga yung lintik na aswang na yon. Hinila ko pa nga po ang pinsan ko palayo sa aswang po na yon. Pero napalingon po yung aswang na iyon doon banda sa daan. Tapos bigla na lang po yung tumakbo palayo. Sa bilis po nun at sa itim po ng balat, mabilis din po yung nawala sa paningin po namin. Yun pala, may paparating pala doon banda na nakarinig din po ng sigaw namin. Kung hindi pa sumigaw ang mga ito, hindi pa namin malalaman. Patunay na antalas po talaga ng pakiramdam ng aswang na iyon, na bago pa man namin malaman na may paparating, ay naramdaman o narinig na po nito. Doon ko pa lang po noon binitawan ang hawak ko pong kahoy habang nanginginig ako dahil pa rin sa takot. May konting dugo po yung kahoy na iyon. Nalatang ininda din po talaga ng aswang. Kaya nasugatan ko po ang ulo nito. Dumating nga po yung 2 lalaki at nagtanong kung ano ba ang nangyari sa amin. Sinabi ko po sa kanila ang tungkol doon sa naabutan ko. At sinabi naman ng pinsan ko kung paano siyang napunta doon. Tulad ko po, naglalakad din po pala siya doon pa uwi. Nang bigla na lang daw siyang nakarinig ng pag-angil. Tapos laking gulat daw po nito nang may biglang lumabas doon, sabay hila sa kanyang mga paa, papasok doon sa palayan. Medyo nakainom po ang pinsan ko noon, kaya hindi raw sa agad nakapalag. Tinuro po niya sa amin kung saan siya banda hinila. Malapit lang po pala
sa kung saan din ako nakatayo bago ko ito marinig. Talagang totoo po yun, dahil humapay po ang mga palay doon banda. Mula po sa may kalsada, papasok na po doon banda kung saan ko po sila naabutan. May mga galos po ang pinsan ko noon. Ang sabi po nito, kung hindi daw po ako dumating, baka talagang katapusan na raw po niya. Harap-harapan po niyang nakita yung aswang na yon. Kaya maging siya rin po, siguradong totoo nga po ang mga aswang. Sa mga pangil pa lang daw po nun, na ilang beses po siyang sinubukang sakmalin bago ako dumating. Eh akala na daw po ng pinsan ko, ayun na raw nga po talaga ang kanyang katapusan. Talagang sinamantala po nun na mag-isa nga po siyang naglalakad at nakainom pa. Buti at nanlaban din po talaga ang pinsan ko at sumigaw po ito ng sumigaw. Ang sabi po noon ng isa doon sa mga lalaki, kung bakit parang ang hina lang daw ng boses ng pinsan ko nang una ko yung marinig. May paraan daw kasi ang mga aswang para dayain ang pandinig ng mga nasa malapit. Baka malakas lang daw po talaga ang aking dungan, kaya narinig ko pa rin po yon. At kaya naging klaro pa rin po sa akin kung saan yun ang gagaling. Tinanong po nila kami noon kung ihahatid ba daw kami nila, pero tumanggi na po kami noon. Isa na naman pong maling desisyon kung babalikan ko po ang nangyari. Dahil bago pa man po kami makarating sa bahay namin, kasi magkalapit lang po naman ang bahay namin, nakasalubong po namin yung aso po nila pinsan. Yung aso po kasi nila noon ay sobrang lapit po talaga sa pinsan ko. Nakapaginagabi po ng uwi si pinsan at medyo natatagalan po itong umuwi. Umaalis po yung aso at parang sinasalubong po siya noon. Umaabot pa nga po yung aso na yon sa may labasan kung saan pong madalas na uminom ang pinsan ko. At sinusundo po siya ng aso na yon. Talagang hinahanap po siya ng aso kapag ginagabi po ito. Siyempre, tumawa lang po kami. Dahil ilang beses na rin po namang nangyari yon, na kapag nagkasabay po kami ng pinsan ko na umuwi, nakakasalubong po namin yung kanyang aso. Nagmamadali na po kami noon sa aming paglalakad. Kasi nga, gusto na rin po namin ikwento din sa mga pamilya namin ang nangyari sa amin. At kailangan din po namin gamutin yung mga galos po ng pinsan ko. Nang bigla na lang pong tumahol ng tumahol yung aso po ni pinsan. May tinatahulan po ito at nag-aangil po yung aso na parang may nakikita po ito o nararamdaman na hindi po namin alam. Ang sabi po noon ng pinsan ko, kung sakali man daw na sinundan pa rin kami ng aswang, lalo at nasugatan ko nga po yon, tumakbo na lang daw po kami dahil malapit na lang din kami at wala rin kaming armas. Maya-maya pa po, nung lumingon po kami doon, may nakatayo na pong isang malaking aso sa likod namin. Mga ilang metro lamang po ang layo. Kaya pala tahol ng tahol yung aso ni pinsan doon banda. Ang laking aso po nun. At yung mga mata po nun, talagang kitang-kita po sa dilim. Tulad po ng napag-usapan namin, talagang tinakbo na po namin, lalo at walang bahay po talaga doon banda sa daan po na yon. Kakaunti lang rin po kasi yung pamamahay sa baryo namin nung panahon po na yon. Nung tumakbo po kami, ramdam po talaga namin na sinusundan po kami nun. Yung kulay po nun, itim na itim po. At mapupula rin po yung mga mata. Talagang literal po noon na tumatakbo po kami habang sumisigaw. Wala na pong lingon-lingon pa. Hindi naman po namin nakalain na siguro nung malapit na po talaga sa amin yung hayop po na yon,
At maaabutan na po siguro kami. Bigla pong tumigil yung aso ng pinsan ko. At lumaban po siya doon sa hayop. Napalingon na lang po kami at nalaman namin yon nung naririnig na po namin ang mga angil po ng dalawang hayop. Parang dalawang mabangis po na hayop na nag-aaway. Napatigil po talaga kami nang makitang yung aso po ng pinsan ko. Walang kalaban-laban pong nilapa nung hayop po na iyon. Napasigaw po ang pinsan ko noon at talagang napatakbo po siya pabalik. Nung tumakbo po kasi kami, sumunod naman din po sa amin yung kanyang aso. Hindi naman po namin nakalain na gagawin po yon ng aso niya. Hindi ko po makakalimutan ang imahe sa utak ko ng aso ng pinsan ko habang kagat-kagat po siya sa batok ng hayop na yon. At parang laruan po siyang itinapon sa gilid ng daan. Bago pa man po makabalik doon banda si pinsan, bigla pong lumiwanag doon banda sa aming kinatatayuan. Dahil narinig na po pala nila tatay yung sigawan po namin. Parang yung bahay po kasi namin, yung naunang bahay po doon sa mahabang daan na yon. Inilawan niya po kami ng flashlight at tumakbo nga po siya doon. Nung tinamaan po ng ilaw yung malaking hayop po na yon, mabilis po yung tumalon sa may palayan. Tumakas po agad yon. Kahit saan ko pong tignan, alam po naming aswang po yung hayop na yon. Yun po ang parehong aswang na dumumog po sa pinsan ko. Namatay po noon yung aso nila pinsan. Alam ko pong deserve po namin na tawaging duwag dahil doon. Kaduwagan po talaga yung ginawa po naming pagtakbo. Mabuti pa po yung aso, pumalag po kahit ikinamatay po nito. Nalulungkot pa rin po ako kapag binabalikan ko po yon. Pero ang masaklap po doon, karamihan pa po sa mga napagsabihan po namin noon, hindi rin po naniniwala. Siguro ganun po talaga. Hindi maniniwala hanggang sa maranasan na po nila mismo. Ito po ang kwento namin. Ayos lang po kung husgahan po ninyo kami at tawagin po kaming duwag. Pero hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Magandang araw sa inyong lahat. Wilson nga pala ng Kabisayaan. Malamang karamihan sa mga nakikinig dito ay naniniwala talaga sa mga aswang. Ang iba naman ay baka nakikinig lang para magpalipas ng oras o dahil hilig lang din talaga nila kahit hindi naman sila gaanong naniniwala. Ang mahalaga, nire-respeto natin ang kung anumang paniniwala ng ibang tao o kung ano man ang kanilang mga naranasan. Ako man ay meron ding kwento. Kwento namin ng tatay ko ito. At ganitong ganito yon, nagsimula. Tay, may nakita akong bagong bahay doon sa may kabilang parte ng gubat. Yun bang malapit sa may malaki at nag-iisang puno ng mangga kung saan tayo nakahuli dati ng baboy ramo? Wala naman yun doon nung huling beses na napadpad ako doon eh. Sabi ko pa noon kay tatay sabay lapit sa kanya habang pinapakain niya ang mga alaga naming manok. Bahay? Eh diba wala namang ibang nakatira doon sa parte na iyon? Sino namang matino ang titira doon? Tanong ng tatay ko. Kubo lang siya na maliit, pero nakapagtataka na meron ngang nagtayo ng kubo doon. Eh ang sukal doon at wala ring masyadong napapadpa doon eh. Sabi ko naman kay tatay. Hindi naman ako lumapit sa kubo nung nakita ko yon. Kaya hindi ko rin alaman kung meron nga bang nakatira. Ang sabi ng tatay ko, puntahan natin bukas kapag mga ngahoy tayo o di kaya'y mga ngaso. Wika pa nga nito.
Baka kilala lang din daw pala namin eh. Tumango lang ako sa kanya. Dalawa lang kami ng tatay ko noon dahil ito nga yung mga panahon na minsan lang kong makauwi yung nanay ko dahil isa nga siyang guro. At malayo pa yung paaralan kung saan ito nagtuturo. Mga dalawang bayan pa yung pagitan. Eh ang hirap din ng transportasyon noong araw. Kaya doon muna ito nakatira. Sa tiyahin ko na malapit lang sa kung saan ito nagtuturo. Solong anak lang ako at mga labing siyam ako nang mangyari ang kwentong ito. Tumigil muna ako sa pag-aaral noon dahil malayo din yung pinapasukan kong eskwelahan. Ang sabi ko noon, ipagpapatuloy ko na lang sa sunod na taon. Nung gumabi na, inihahanda ko na ang higaan ko para matulog. Nung makarinig kami ng tatay ko na merong sumisigaw sa hindi kalayuan. Narinig mo ba yun, tay? Tanong ko agad kay tatay na nasa kabilang kwarto lang. Narinig ko yun, anak. Ano kaya yun? Parang merong nangangailangan ng tulong. Sabi pa ng tatay ko. Kaya bumangon kami at lumabas sa aming kwarto. Dali ka, anak. Tignan natin kung ano yun. Parang takot na takot yun. Parang bata pa. Sabi pa ng tatay ko. Paglabas po namin, naririnig pa rin namin yon. Sa loob ng gubat namin yon naririnig. Nagdala nga ng baril yung tatay ko para lang sigurado. Ako naman, itaklang at sulo ang naisipan kong dalhin. Tumakbo kami ng tatay ko papunta doon sa kung saan nga namin naririnig yung sigawan. Medyo malapit na kami nung tumigil na yung pagsigaw. Nung una, parang magulo na parang hindi lang isa. Pero nung nandun na kami sa gubat, halata na nanggagaling lang yon sa iisang tao na naririnig nga talaga namin. Humihingi yon ng tulong at gumagalaw yon. Gumagalaw dahil yung tipong kahit may kalayuan, alam mong tumatakbo ito. Ang hirap lang din talagang tukuyin kung saan talaga banda nanggagaling. Dahil nasa gitna nga kami ng malawak na gubat. Masukal na gubat itong sinasabi kong gubat. Masukal po na gubat ito na malapit lang din sa bahay namin. Kabisado naman din namin halos dahil na nga rin sa tagal na pumapasok kami doon. Pero iba pa rin kapag gabi na. Sumigaw ako noon. Natatanungin ko sana kung saan ba siya banda. Para sumigaw nga ito ulit kapag narinig nga niya ako. Pero agad na tinakpan ng tatay ko ang bibig ko na hindi na ako nakatuloy sa pagsigaw. Wag anak. Kung sino man yung sumisigaw ay nasa panganib. Hindi natin alam kung ano yung dahilan kaya wag mong ipaalam ng ganun na lang na nandito tayo. Kung masamang loob yung may kagagawa ng paghingi ng tulong ng taong ito. E di pati tayo baka idamay din. Sabi pa ng tatay ko noon. Mabuti na lang at kaunti na lang din yung gaasadala kong sulo. At hindi na yon sobrang liwanag. Dahil ayon pa kay tatay, kapag masyado raw na maliwanag yon, ay baka mas mabilis kaming makita. Napansin mo ba anak? Parang batang lalaki lang yung sumisigaw. Kanina parang malapit lang banda sa bahay natin eh. Tumakbo siguro ito, papasok dito sa gitna ng gubat. Sabi pa nga ng tatay ko, hanggang sa meron kaming narinig na ingay noon. Na agad ngang pinatay ng tatay ko yung hawak kong sulo. Mga 10 segundo pa. Biglang may tumatakbo papunta doon sa direksyon namin. Napayuko kami ng tatay ko noon. Pabilog na rin yung buwan noon, kaya medyo maliwanag sana. Kaso kakaunti lang din yung liwanag na tumatago sa loob ng gubat dahil nga may kasukalan. Yung kaunting liwanag na yon, sapat na yon para mapansin namin ng tatay ko yung tumatakbong nilalang. Kakaibang nilalang po ito. Parang walang saplot pero mabalahibo. Mabilis rin yon kung kumilos
na talagang kikilabutan ka. Meron po itong pasa na bata sa kanyang balikat. Nagmamadali yon. Agad na tinutukan ng baril ng tatay ko habang tumatakbo yon. Nung makita nga ng tatay ko na meron yung daladalang bata. Sino ka? Bitawan mo yung batang yan. Sigaw ng tatay ko sabay tutok ng baril. Tumayo na talaga ito noon sa pinagtataguan namin. Napatigil sandali yung nilalang na yon. At yung mata nun, pulang-pula na lalong nakikita dahil madilim. Maikling sandali lang yung tumigil at agad nga ring tumakbo. Doon na nga nagpaputok yung tatay ko. Isang beses lang dahil paalang yata yung kanyang gustong patamaan. Hindi na yun nasundan dahil baka tamaan pa nga yung bata. Nagalangan rin yung tatay ko syempre. Tumakbo nga kami. Sigaw rin kami ng sigaw na pinapatigil yung nilalang na yon. Pero wala kaming nagawa. Napatigil kami ng tatay ko habang humahangos dahil sa pagod. Aswang yon anak. Sigurado ako. Sabi pa ng tatay ko, dahil sa totoo lang, nakakita na rin daw yung tatay ko nung bata pa ito. May kalakihan yung gubat. At nung oras na mawala na sa paningin namin yung hayop, hindi na po namin nakita pang muli yun. Yung pandinig na lang namin yung ginamit namin para sundan pero wala din kaming nagawa. Nakatulong talaga yung maitim at mabalahibo niyang balat para mas lalo siyang hindi makita sa gubat, lalo at madilim. Habang hinahabol ang aming mga hininga, napatanong po ako noon kay tatay. Ano kayang gagawin niya sa bata? Bibiktimahin ba niya yon? Malaki-laki na rin bata yun ah. Sabi ko noon. Malamang bibiktimahin niya yon. Sasabihin na lang na nawala dito sa gubat yung bata o naligaw. O kung anumang kadahilanan pero yung totoo, aswang talaga yung may gawa. Sabi pa ng tatay ko noon, habang nandoon pa rin kami. Hanggang sa bigla kaming makarinig ng mga alolong. Hindi lang mula sa isa, na parang marami talaga sila. Pinakinggan lang namin yon habang nangingilabot. Marami sila, sabi ng tatay ko noon. Tagilid na raw yata yung buhay ng bata, kung sino man daw yon. At ang sabi ng tatay ko, wala rin daw maniniwala sa amin kung bumalik pa kami at sabihin yon sa iba. Naalala nga rin namin na nandun din banda yung kubong sinasabi ko. Kaya ang sabi ng tatay ko ay subukan daw naming tignan. At yun nga yung ginawa namin. Habang papunta kami doon, ang sabi ng tatay ko, nililinaw ko lang anak ha, titignan lang natin. Hindi tayo lalapit kapag nakita nating delikado. Sabi pa nga nito. Pumunta nga kami sa pinanggagalingan ng mga alolong. At doon talaga yon banda sa may nakita kong kubo. Hindi kami lumapit. At pumunta kami sa medyo mataas na parte, kung saan makikita pa rin namin yon. At doon nga sa pwesto namin ay kita talaga namin yung kubo. Medyo kakaunti ang mga puno doon, kaya mas tumatagos ang liwanag ng buwan na pabor nga rin para makita namin kung anong nangyayari doon. Napansin naming merong dalawang malaking aso doon mismo sa labas ng kubo. May kalakihan ng mga yon na sa unang tingin pa lang alam mo nang hindi karaniwan. Kitang-kita din yung mapupulang mata ng mga yon. Napadapa kami ng tatay ko nung tumingin sa aming direksyon yung isang aroon sa mga hayop. Kinalabit ako ng tatay ko habang pinapahiran niya ng lupa ang kanyang mukha pati ang kanyang kamay. Kaya ginawa ko rin yon para siguro hindi kami madaling maamoy o mapansin. Pumasok sa bahay yung malalaking aso. Matyaga kaming nagmasid. At sa tingin talaga namin, sila yung kumuha sa bata. Pero hindi naman pwedeng basta-basta na lang kaming sumugod. Maya-maya pa, may lumabas na dalawang lalaki
mula sa kubo. Meron silang bitbit na sako. At agad nga rin silang umalis. Wala kaming nagawa ng tatay ko noon dahil hindi yun mga ordinaryong lalaki. Yung katawan nila ay napakaitim, na animoy mabalahibo. At yung pagtakbo nila pagkalabas nila ng kubo, may kabilisan din na sa unang tingin pa lang, alam na naming mga aswang yon. Pero hindi matahimik yung tatay ko. Naisip niya na baka yung bata yung nasa sako. Pero baka naiwan din pala doon sa loob ng kubo. Litong-lito kami noon. Pakiramdam ko noon, kung hindi ako kasama ng tatay ko ng gabing yon, baka kinumpronta agad nito yung dalawang lumabas bago pa yun nakaalis. Alam kong nag-iingat yung tatay ko dahil kasama nga nito ako. Dahan-dahan kaming bumaba at lumapit sa kubo. Sinilip namin mula sa mga butas sa dingding. Nanginginig yung kamay ko noon kaya sinenyasan ako ng tatay ko na manahimik lang. Nung sinilip namin, meron talagang tao doon sa loob. Isa lang. Hindi naman kasi maayos yung pagkakagawa ng kubo na wala ring mga bintana. Butas-butas lang din yung dingding. Kaya andali lang ding sumilip. Yung taong nasa loob, parang matandang lalaki na hindi ko rin kilala. May nakasinding lampara sa loob, kaya kitang-kita namin. Medyo nakataliko dito sa amin at walang damit pang itaas. Pero nung humarap ito, agad ko nga ring napansin yung mga dugo sa kanyang bunganga at dibdib. Parang hayop na bagong kain kung titignan ito dahil balot na balot talaga ng dugo. At alam niyo po, Sir Dan, yung dalawang malalaking aso na pumasok din doon ay wala na rin doon. Kaya naisip namin na baka sila na yung dalawang lalaking lumabas. Lalo at nagpapalit din ng anyo yung mga aswang. Nilibot namin yung mga mata namin sa loob. At wala talaga doon yung bata. Pero may mga damit sa lapag na halatang damit ng bata. Ang dumi pa nga nun eh, pero halata talagang maliliit yon. Nung makita yon ng tatay ko, hindi na ito nakapagpigil. At umikot siya sa may harap at tinulak agad yung pinto sabay tutok ng baril sa tao doon sa loob. Mga aswang kayo, nasaan na yung bata? Sigaw ng tatay ko noon. Nandoon din ako sa kanyang likuran. Matandang lalaki nga talaga yung aswang na iyon. Na nasigurado nga namin nung nagsimula ng magbago ang itsura nito. Humakbang ito palapit. Huwag kang gagalaw. Ipuputo ko ito. Sabi ng tatay ko noon at hinamon pa rin siya ng aswang na gawin niya. Nung sinubukan nga ng aswang na umatake, pinutukan talaga siya ng tatay ko ng dalawang beses. Sa katawan at isa pa sa hita, bumalagta po yung aswang na yon. Doon na nga namin ito mabilisang tinali, sa may haligi ng kubo. Iniwan nga naming sugatan yon na parang nag-aagaw buhay na at nagmadali kaming puntahan ng kapitan ng baryo para nga ipaalam sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Mabuti na lang at agad naman itong pumayag na sumama. Dala ang isa pang tanod. Siyempre, may mga baril din kaming dala. Pagbalik namin sa kubo, laking gulat namin na wala na doon yung matanda. Siguradong sigurado yung pagkakatali namin doon eh. Dahil may nakita nga kaming tali doon banda na malamang ay sobra nung ginawa yung kubo na yon. Merong tumulong sa kanya. Andun pa yung mga dugo at yung naputol ng mga tali. Balak pa sana naming halugugin ng gubat, pero ang sabi ng kapitan, hindi raw namin alam kung gaano sila karami at delikado na raw kaya agad na kaming umalis. At baka balikan pa nga kami. Kinabukasan, nalaman na nga namin na isang batang palaboy na wala na ring mga kamag-anak yung nakuhang bata. Ang sabi ng kanyang mga kasama na mga palaboy rin na bata, pinangakuan daw pala yung batang yon.
ng isang matandang lalaki na papakainin niya kapag sumama ito sa matanda. Siguro nang bago pa sila pumasok sa gubat ay hindi na sana tutuloy yung batang yon. At doon na nga siya tumakbo pero hinabol siya at pinilit dalhin ng matanda. Sasama pa nga raw sana yung iba pang mga batang palaboy. Pero isa lang daw yung gustong dalhin ng matanda. Siguro ay nag-iingat din yung aswang na yon. Lalo at kapansin-pansin nga naman kung dalhin pa niya yung iba pang mga bata. Ang sabi ng kapitan ng baryo, wag na lang daw naming ipagsabi pa ang nangyari at magdudulot lang din daw yon ng takot sa mga kababaryo namin. Binalikan rin namin yung kubo na yon at winasak. Nagpaparonda rin ang mga tanod tuwing gabi simula nun. Hindi namin alam noon kung nabuhay pa yung matanda o kung patay na ba ito nung kinuha siya ng mga kasama niya. Lalo at alam namin na malubha rin yung kanyang tama. Malamang yung dalawang lalaki yung bumalik. Kawawa naman yung batang kanilang nabiktima. Alam kong merong magagalit sa amin dahil sa tingin ninyo, dapat lumapit kami agad sa kubo. Pero sadyang delikado lang din talaga. Kaya pinili naming magmatsyag muna. Malungkot ang nangyari at hinding-hindi namin yon makakalimutan. Ginawa naman namin yung makakaya namin eh. Siguro hanggang dito na lang din ito. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig at paalam. Hello po sa inyo. Nakatira po kami noon sa isang baryo sa Masbate. Isang tahimik na baryo na hindi pa ganun karami yung populasyon. May mga malalaking bahay din po pero karamihan po talaga ay mga maliliit na bahay lang na gawa po sa kawayan at pawid. Yun po yung makikita mo po noon. Kumbaga karamihan po sa mga nakatira ay kaos rin po sa buhay. Sanay po sa hirap yung mga nakatira po sa baryo namin. Lalo na po nung panahong nangyari ito, mga dekada 80. Sa lugar po namin, kapag sinabi pong gabunan, yan po yung matataas na uri ng aswang na kayang ilabas ang kanilang pag-aswang kahit tirik na tirik yung araw. Ayon sa mga matatanda sa baryo namin, kapag gabunan daw po, nakokontrol daw talaga nila yung kanilang pag-aswang. Kaya na raw nilang pigilan yon. At mga isa o dalawang pagkakataon lang daw atakihin sa isang taon. Pero sigurado daw talagang may bibiktimahin. Sa baryo lang po namin ito ha. Baka iba naman po yung tinatawag na gabunan na aswang sa ibang lugar. Magkakaiba din po kasi talaga. Depende po sa lugar kaya respeto na lang din po sana kung ganun po yung sinasabi pong gabunan sa baryo po namin. Itong kwento ko po na ito, yung patunay na minsan talaga, yung mga tao pong nagkakasakit, yung sinusubukang biktimahin ng mga aswang. Nagkakasakit po ako ng panahon po na ito. Ilang araw na po akong tinatrangkaso nang mangyari po ito. Pabalik-balik po yung trangkaso ko noon, Sir Dan. Nasa 14 na taong gulang pa lang po ako noon. Nung nasa ganitong edad po ako, medyo siksik po yung pangangatawan ko. Yung tipo pong malaman na madalas nga po akong mabati ng aswang noon o mausog. Kahit nasa ganong edad na po ako. Yung kwarto ko po ay meron pong iisang bintana kung saan po ako madalas na nakaupo at nakatanaw lang po sa malayo. Sa hindi po kalayuan, natatanaw ko po mula sa bintana ang isang poso kung saan po madalas ay maraming nag-iigib, naliligo o di kaya naman po ay naglalaba. Kaya nung pabalik-balik po yung trangkaso ko, doon lang po ako lagi nakatanaw. Siyempre medyo nang hihina nga po yung katawan ko noon kaya hindi rin po ako lumalabas ng bahay noon. Medyo bumubuti po noon yung pakiramdam ko kapag umaga. Tapos babalik na naman po yung lagnat kapag sumapit na po yung gabi. Siguro mga nasa isang linggo na rin po akong pabalik-balik ang trangkaso noon.
Isang hapon po, bandang alas 5:30 po siguro yon. Yung tipong medyo padilim na rin po. Tulad po ng mga normal na araw, nakatanaw lang po ako mula sa bintana. Naliligo po sa poso noon ang matandang si Lola Pasing. Kababaryo ko rin po na medyo matagal na pong sinasabi ng mga iba pang kababaryo na isang araw pong aswang. Pinagmamasdan ko lang po siya habang naliligo po sa doon sa may poso. Medyo maliwanag pa naman po noon. Habang nakatingin po ako doon, bigla ko na lang pong napansin si Lola Pasing na nakatingin sa aking direksyon. Tumagal po yun ng ilang sandali na parang nakatulala lang po sa doon sa direksyon ko. Nilapit ko po yung ulo ko sa may bintana para tignan pong mabuti. Ngunit nung ginawa ko po yun, Sir Dan, nagtama po yung mata namin ni Lola Pasing. At nagkatinginan po talaga kami, lalo at hindi naman ganun kalayo ang distansya ng poso sa bahay namin. Kitang kita ko pong umisi yung matanda sa akin habang nanlilisik yung tingin. Yung tipong talagang kikilabutan ka. Sa sandali po na iyon, parang nag-iba talaga yung itsura ng matanda. Dahil doon ay napatras po ako sa bintana at hinawi ko agad yung kurtina. Sabay na paupo po ako sa higaan ko. Nagtayuan yung balahibo ko noon. Kakaiba talaga yung mukha ng matanda. Yung ngisi na ibinigay po nito sa akin, talagang kinilabutan po ako. Hindi po ako nakatiis noon at gusto ko talagang tignan kung nandoon pa ba yung matanda o kung umalis na. Ang ginawa ko, tumayo ako mula sa higaan ko at dahan-dahan po akong naglakad palapit sa bintana. Marahan kong hinawi yung kurtina at gamit yung isang mata, bahagya akong sumilip doon sa labas. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang wala na roon yung matanda. Ngunit kung kailan naman po nawala yung kaba ko, napasigaw po ako noon at napatras. Nung bigla pong sumilip sa bintana ang isang matanda. Gawa po sa kawayan yung bintana namin. Nung ginawa po niya yon, sabay hawak po ng dalawang kamay niya sa bintana, kung saan rin po banda nakahawak yung dalawang kamay ko. Naramdaman ko pa po mismo yung mamasa-masa po nitong mga kamay. At kamuntika na po akong panawa ng ulirat noon, nung magtama po yung mga mata namin sa ganoong distansya na halos bintana na lang po yung pagitan namin. Napakapula po ng mata ng matanda at yung mukha po nun parang puputok na po yung ibang mga ugat. Base po sa kanyang suot, alam ko pong si Lola Pasing yon kahit iba na nga po yung itsura. Sigaw po ako ng sigaw noon pero parang wala pong nakakarinig sa akin. At naiyak na po talaga ako nung makita ko po mismo, Sir Dan, na mabilis pong umaakyat yung matanda doon sa dingding ng bahay. Wala naman din pong kisame yung bahay namin kaya talagang gusto po nitong pumasok. Tumutulo na po yung luha ko noon dahil halos mapaos na rin po ako sa kakasigaw. Pero parang wala po talagang nakakarinig. Nung nasa may taas na po ito at nakita ko na pong sumilip yung ulo po nito at yung nakakatakot po nitong mukha, habang nakaupo sa sahig ay paupo rin po akong napatras sa isang sulok ng kwarto. Doon ko na po nasagi yung mesa ko na merong mga nakapatong na mga babasaging gamit. Nagkanda hulog po yon at nagkanda basag. Nang mangyari po yon, Sir Dan, narinig ko na pong mula sa kusina ay napasigaw po si nanay at nagtaka kung ano yon. Nung sumigaw po ako ulit sa punto po na yon, narinig na nga po ako ng nanay ko at narinig ko po itong tumatakbo papunta sa kwarto ko. Sa punto po na yon, nakita ko pong mabilis na bumaba
Yung nilalang na talagang gustong-gustong pumasok sa bahay. At narinig ko pong pagkababa po nun, mabilis po yung tumakbo palayo. Kung sa itsura lang po, walang dudang aswang po yun. Naglalaway pa nga po yun eh. At nakita ko mismo yung mga pangil. At ito pa po ah, hindi pa po tuluyang dumidilim noon. Naabutan pa po ako ni nanay noon, na nakaupo sa sahig habang umiiyak. Nung sabihin ko po sa kanyang lahat, syempre, nung una ay hindi po ito naniwala sa akin. Ang sabi po niya, baka kung ano-ano lang daw yung iniisip ko. Dahil nagkakasakit nga po ako noon. Pero nung tignan po niya sa labas, nakita po niyang basa pa yung dingding namin, na magsusuporta sa sinabi ko, na umakya talaga doon at nagbalak na pumasok ang isang aswang. Dahil naliligo nga po si Aling Pasing noon sa poso. Kaya basang basa pa po yung kanyang katawan at yung kanyang suot na damit. Kalat naman po sa amin na gabunan nga raw po si Lola Pasing. Pero nung dumating na po yung tatay ko, nagtaka po siya na parang ang agresibo at hindi daw nag-iingat na uri ng gabunan yung matanda. Kilala raw kasing lubos na maingat yung mga gabunan. Ang sabi ni tatay noon, baka daw kaya hindi ako gumagaling-galing ay dahil baka ilang araw na akong sinisilip-silip ng aswang na yon. Matagal na akong inaaswang ng matanda. Yung naisip po naming dahilan noon kung bakit naging agresibo po ito ay yung pagbabalak po ni tatay na kumonsulta ng albularyo sa pagkakasakit ko nga. Araw po ng Biyernes nang mangyari ito. At balak na po ni tatay noon na sa araw ng Sabado kinabukasan, talagang magtatawag na daw siya ng albularyo. Lalo at wala nga po siyang trabaho sa araw ng Sabado. Baka daw nakatunog na yung aswang at gusto niyang unahan na sana bago pa kami kumonsulta sa albularyo. Ang sabi pa po ni tatay noon, kung nagkataong gabi daw yon nangyari, baka naabutan na lang daw nilang nadali na ako ng aswang doon sa kwarto ko. Ang mga aswang raw po kasi, lalo na po yung mga gabunan, may paraan daw po sila na parang kahit anong gawin mong pagsigaw, walang makakarinig. Nung gabi din po na yon mismo, pumunta po kami sa albularyo. Naglakad pa po kami noon kila tito kahit meron naman po sana kaming motor. Para hindi talaga kami matunogan na umalis kami ng bahay. Iniwan din po naming bukas yung mga ilaw. Iniwan rin po naming bukas yung mga ilaw. May tricycle po kasi sila tito na mga 5 minutong lakaran din po yung distansya mula sa bahay namin. Pagdating po namin doon, nagkataon naman po na nandoon din si tito. Binalot po ako ng kumot noon at ulo ko lang po yung nakalabas dahil talagang nilalamig po ako ng sobra. Bukod sa may sakit nga po ako, ay talagang iba po yung nervyos na naranasan ko sa aswang na matanda. Sa ibang daan pa po dinaan ni tito para masigurado po talaga na hindi kami mapansin. Pagdating po namin doon sa albularyo, nung hawakan pa lang po ng albularyo yung kamay ko, nakita ko po talagang medyo nataranta po ito. Ang sabi po niya, kung hindi daw kami pumunta, baka hindi na raw ako abutan pa ng umaga. Sa isang lumang planggana, nagsiga po ito at nilagay po niya yon sa ilalim ng aking upuan. Ang sabi po niya, kokontrahin daw po namin yung gabunan gamit yung katawan ko mismo, kaya lakasan ko daw dapat yung loob ko. Nagsimula na po siyang mag-usal ng mga orasyon noon. Meron po siyang hawak-hawak na parang piraso po ng kahoy na nung inilagay po niya sa aking tiyan, namilipit po ako sa sakit. Ang sabi po niya, yung sakit daw na nararamdaman ko, mga 10 beses daw na mas malala yung mararamdaman ng aswang ng mga oras din na yon. Ang sabi pa po niya,
Masasaktan daw po ako pero yun daw yung pinaka-epektibong paraan. Mga 10 minuto din po siguro bago siya tumigil. Nung tumigil po siya, agad po niyang inutusan sila tatay na puntahan ang bahay ng aswang. At siguradong kayang-kaya daw nilang patayin yon sa mga oras na yon. Naiwan po kami ni nanay doon sa bahay ng albularyo. Habang umalis naman po si tatay at ang tito ko. Ang sabi po nila, isasama daw nila pati yung iba kong tito para patayin talaga yung aswang na yon. Nagpaalala lang po yung albularyo noon na gawin daw nila yon sa tahimik na paraan. Yung hindi magdudulot ng takot at iskandalo sa ibang kababaryo. Ang sabi po noon ni tatay, 4 daw silang pumunta doon. Ngunit nung nandun na daw sila, hinarang daw sila ng 2 anak na babae ni Aling Pasing. Nagmamakaawa daw ang mga ito na wag nang saktan yung kanilang ina. Kaya ilang sandali para wang inaksaya nila bago nila pwersahan na talagang pasukin yung bahay. Siyempre, ayaw naman din po nilang saktan yung 2 babae ng ganon-ganon lang. Pagpasok na pagpasok daw ni tatay sa bahay, nakita pa niyang binitawan ng matanda ang isang bote bago ito pumasok sa kwarto, na malamang daw ay isang bote ng langis. Nung sundan daw po nila sa may kwarto, tumalon daw po yung isang pusa sa bintana at hindi na raw mahagilap yung matanda. Halata raw na nanghihina na sana yon, pero bilang isang gabunan, nagawa pa rin itong magpalit ng anyo at makatakas. Gumaling po ako noon, pero galit na galit po yung albularyo noon dahil sana daw ay sumama siya mismo. Hindi lang din talaga niya ako pwedeng iwan ng punto po na yon, lalo at hinanghina pa po ako. Pagkatapos po ng araw na yon, hindi na po bumalik pa yung matanda. Pagkalipas po ng ilang buwan, nalaman na lang din po namin na umalis na po yung 2 niyang anak. Kalat po noon yung usap-usapan tungkol sa matanda, kahit pinilit naman po sana naming ilihim yon. Mabuti po noon at agad po akong naidala sa albularyo, dahil kung hindi, baka wala na po ako dito ngayon. Hanggang dito na lang po yung kwento kong ito at maraming salamat po. Tawagin ninyo ako sa pangalang LV na nakatira dito sa parte ng Kabisayaan. Palagi akong nakikinig sa mga kababalaghan at katatakutang hango sa mga tunay na pangyayari. Dahil itong aking ibabahaging kwento sa inyo ay hango rin sa totoong pangyayari. Hindi ko na lamang babanggitin pa sa inyo ang purok kung saan nangyari itong kwentong aking ibabahagi sa inyo. Sa kadahilan ng magpasa hanggang ngayon, ay dito pa rin kami naninirahan. Taong 1992, nung maranasan ko po ito. At ng mga panahong ito, ay nagkakilala kami ni Conrad sa Maynila. Tendera ako sa isang karinderya, habang siya naman ay isang driver ng jeepney. Sa hindi kalaunan nga ay nagkamabutihan kami't hanggang sa pagpasya naming magsama na. Nung mga panahong ito ay plano pa lang naming mag-ipon muna ng pera bago umuwi sa kanilang probinsya sa Kabisayaan. Doon kasi namin balak magpakasal. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabuntis ako. Kung kaya't biglaan ang aming pag-uwi at nang makarating na nga kami sa kanilang purok, nalaman kong medyo liblib na pala ito at kaunti pa lamang ang mga naninirahan. Gawa ng mabibilang ko pa kung ilang mga kabahayan ang nakatirik sa purok na iyon. Nagulat naman ang mga magulang ni Conrad dahil sa biglaang pag-uwi namin sa kanila, lalo na nga ang kanyang ina. At nakikita kong medyo matalim kong makatitig sa akin ang hilaw kong biyanang lalaki. Yun bang parang may lihim na galit sa akin? Kahit wala naman akong ginagawa at hindi ko alam yung dahilan kung bakit ganoon na lamang kung makatingin sa akin ang biyanan kong lalaki.
Masasabi ko naman na hindi ito, Doleng. Dahil maayos naman ang kanyang mga mata. Kaya nga lang, kapag tumitingin ako rito ay agaran itong iniiwas ang kanyang paningin. Masaya namang nagwika si Nay Perla na sana'y nagpasabi umano kami na uuwi sa kanilang probinsya. Nang sa ganoon, ay nagawa nila kaming sunduin doon sa babaan. Kawawa naman itong asawa mo. Pinagbitbit mo pa ng kagamitan, buntis pa naman. Dagdag pang wika ni Nay Perla. At sa hindi kumawari pa na yung sulyap niya kay Tatay Elyong. Ito po yung mga magulang ni Conrad, ah. Na para bang meron itong ibig ipahiwatig sa kanyang asawa. Umiwas naman ang tingin si Tay Elyong. Sabay wikang tutungo na umano siya sa kanilang silid. Dahil masama ang kanyang pakiramdam. Teka iha, ayos ka lang ba? Malayo-layo pa naman ang inyong nilakad. Hindi ba sumasakit ang tiyan mo? Pag-aalalang wika niya sa akin. Opo, Nay Perla. Okay lang po ako, tsaka wala pong problema kung maglakad ako. Kahit malayo pa. Sanay naman po kasi akong maglakad at magbuhat ng mabibigat. Nakangiti kong tugon sa aking binan. Nung araw nga na iyon, nagpahinga kami ng asawa ko sa kwarto. Dahil na rin sa haba ng biyahe at naglakad pa kami ng mahigit 15 minuto patungo sa bahay ng biyanan ko. Na hindi ko nga namalayan na agad akong nakatulog sa kwarto. Hapon na nga nang magising ako at pagising ko'y wala na sa tabi ko ang asawa ko. Nang makalabas na nga ako ng silid, nadatnan ko ang aking asawang kausap nito ang binan kong si Nay Perla. Narinig ko ang kanilang usapan na magpapatayo daw kami ng bahay doon lang din sa tabi nila Nay Perla. Ngunit wag daw muna ngayon dahil buntis raw ako at bawal raw iyon ayon sa pamahiin ng mga nakakatanda. Sapagkat kapag nagpatayo ka umano ng bahay at buntis ang iyong asawa, para ka na ring naghukay ng lupang paglilibingan ng iyong katipan. Dahil ayon daw sa kanila, mahihirapan daw manganak yung babae. At ang iba pa ngay humahantong sa hindi magandang pangyayari. Sa paglipas po ng mga araw, Sir Dan, ay naging maayos naman ang paninirahan naming mag-asawa. Mabait naman din sa akin si Nay Perla. Maliban nga lang kay Tay Elyong. Bihira ko lang kasi itong nakikitang lumalabas ng bahay. At kung lalabas man siya ng bahay, madalas paggabi na. Simula nang dumating ako sa kanilang bahay, hindi ko pa ito nakikitang sumasabay sa pagkain. Kapag tinatanong ko naman si Nay Perla kung bakit hindi ito sumasabay, ang palagi lang nitong sagot ay kakain naman daw ito mamaya. Yun lang yung lagi niyang sinasabi. Isang pagkakataon, nasa kalagitnaan na yun ng gabi nang magising ako dahil sa nakarinig ako ng mga mahihinang pag-angil na nanggagaling sa silong ng bahay. Nung una'y inakala kong aso lamang na baka nag-aagawa ng pagkain, kaya hinayaan ko na lamang ang mga kakaibang nararamdaman ko. At muli kong ipinikit ang aking mga mata para sana makatulog ulit. Subalit, habang tumatagal ay nakakalanghap na ako ng mabahong amoy na sumasabay sa ihip ng hangin na tumatagos sa mga siwang ng kawayan. Kung hindi nyo po kasi na itatanong, yari lamang sa kawayan na pinagdikit-dikit yung sahig ng bahay. At yung dingding naman na yari sa tabla. Yero naman yung bubungan. At nakaangat rin sa lupa yung sahig kaya merong silong. Nasa tansya ko ay mga nasa isang dipa ang taas mula sa lupa. Kaya naman dinilat ko na lang ang aking mga mata at tinignan ko yung kabuuan ng kwarto. Dahil baka naiwan ko lamang nabukas yung bintana kung kaya't nakakalanghap ako ng mabaho. Ngunit nung napadako na sa bintana ang aking paningin,
Nakumpirma ko namang sarado yung bintana. Kaya malamang sa malamang, nanggagaling doon sa silong yung amoy. Dahan-dahan ko na nga ring nararamdaman na sumasakit yung aking tiyan. Kaya nung gabi na iyon ay hindi ako gaanong nakatulog. Kinabukasan pagkagising ng asawa ko, ay tinanong nito ako kung bakit ako nakasimangot. Ang aga-aga daw ay nakabusangot umano ang aking mukha. Sinabi ko naman sa kanyang silipin niya muna ang silong bago siya magtungo sa bukid. Dahil kagabi ay meron akong nalalanghap na mabahong amoy. Baka yun din yung dahilan kung bakit sumakit yung tiyan ko. Baka ka kung merong patay na hayop sa silong ng bahay nang hindi napapansin. Napansin ko naman na tila ba nataranta si Nay Perla. At halos magkandatapo na yung kanyang kape na nasa baso. Nay Perla, okay lang po ba kayo? Namumutla po kayo ah. Teka, hindi rin po ba kayo nakatulog kagabi? Pag-aalala ko pang tanong sa kanya. Hindi naman po ito umimik, bagkos ay binitbit na po nito ang isang basong kape. At pumasok sa loob ng kanilang silid. At napatingin naman ako sa asawa ko at nagtanong kung may nasabi ba akong hindi maganda. Bigla na lang po kasing nag-iba yung timpla ng mukha ni Nanay Perla. Hayaan mo na, baka inaatake lang ng alta presyon. Tugon pa sa akin ang asawa ko. Nang matapos na ngang makapag-almusal ang asawa ko, ay sandali niyang sinilip ang silong para tignan kung meron nga bang patay na hayop. Maya-maya pa ay bumalik na rin po ito sa loob ng bahay at ang sabi niya sa akin ay wala naman raw siyang nakitang patay na hayop. Salip, may mga iilang hibla ng balahibo ng manok ang kanyang nakita sa silong. Siguro ay mga ligaw lang din na hayop o mano. At sumilong lang din doon. Ganon ba? O siya, sige na. Umalis ka na at tatanghaliin ka ng umakyat ng bundok. Anya ko pa sa asawa ko. Nung makaalis na nga yung asawa ko, ay lumabas na ako ng bahay para magwalis sa bakuran. Habang nagwawalis ako sa bakuran nila, ay nakita kong nakasilip yung binan kong lalaki sa bintana. Tulad ng dati, matalim po ulit ang kanyang titig sa akin. Partikular na sa aking tiyan. Pero ng mga sandali po na iyon, napansin kong para bang may tumutulong laway sa kanyang bibig nang hindi nito namamalayan. Nakaramdam ako ng pagkailang sa kanya dahil bakit ganoon na lamang palagi kung makatitig ito. Yun bang parang may kakaiba itong pinapahiwatig at nakakaramdam ako ng kilabot? Sa maghapon po na iyon, marami ang katanungang tumatakbo sa aking isipan. Kung bakit ganoon na lamang kung makatingin ito sa akin? Hindi ba niya ako gusto para sa kanyang anak? Dapat sabihin na lang din niya ng harapan. Para naman hindi ko na kailangang manghula. Pinapakasamahan ko naman sila sa abot ng aking makakaya. Pero wala, ganun pa rin yung kanyang mga tingin. Kinagabihan, nasa kasarapan na kami ng tulog. Nang makaramdam ulit ako ng pananakit ng aking puson at balakang na parabang manganganak ako ng di oras. Pinilit kong gisingin yung asawa ko at humingi ng tulong rito dahil hindi ko na talaga maigalaw ang aking katawan sa sobrang pananakit. Mahal, mahal, ang sakit ng tiyan ko. Tulungan mo akong makatayo. Basa na kasi ang pangibaba ko. Wika ko pa sa asawa ko habang paulit-ulit ko siyang kinakalabit. Kagad namang kumilos yung asawa ko. Noong tumayo nga ito, ay sinindihan niya ang lampara. Ngunit pagkasindi niya, nakarinig kami agad ng huni ng wakwak sa may silong ng bahay. Ganon lang yung aming naramdaman. Nung magkaroon na nga ng liwanag sa silid,
ay hindi sinasadya. Nanapatingin ako sa gawin ng siwang ng sahig malapit sa kinahihigaan ko. At doon nga'y may naaaninag ako na nakakapangilabot na matandang lalaki. Nakatingala yon sa gawi ko at parang dinidilaan yung sahig. Kitang-kita ko po yon dahil tumatagos doon yung ilaw na mula sa lampara. At talagang sinilip ko na nga mula sa mga siwang. Nagbabaga yung mga mata nitong nakangangat punong-puno ng balahibo ang kanyang mukha. Kung kaya't hindi ko matukoy kung sino yung tao na yon. Dahil sa magkahalong takot at sakit na aking nararamdaman. Napasigaw na ako at sinabi ko sa asawa ko yung aking nakita. Kagad naman akong pinuhat ni Conrad para sana ilipat ng pwesto. Nang sa pagbuhat po nito sa akin ay may nakapa siyang likidong pula. Kunyemas, Nay! Nay! Ang asawa ko! Tulong! Sigaw agad ni Conrad noon. Talagang mapapamura ka eh. Nataranta po kasi ito habang tinitignan ang mga kamay na meron ng bahid ng dugo. Napahawak naman ako sa aking tiyan at hindi ko na nga napigilan ng maiyak at humihingi na rin ako ng tulong sa binan ko. Narinig ko naman ang mga yabag ng paang nagmamadaling maglakad patungo sa kwarto namin. At nung magbukas nga yung pintuan at tumambad sa amin yung binan kong babae. At nang agad naman itong makita yung kamay ni Conrad na meron ng bahid ng dugo, agaran ako nitong nilapitan at sinuri. Diyos me, Conrad! Puntahan mo ang komadrona. Magmadali ka't daanan mo na rin si Caberto, yung albularyo. Natatarantang utos ni Nay Perla. Nay, meron daw aswang sa silong. Pasigaw pang wika ng asawa ko. Ako nang bahala sa aswang na yan. Mas importante yung asawa mo. Magmadali ka't puntahan mo na ang komadrona at albularyo. Utos pa nga ni Nay Perla. Dahil sa kanyang utos, kung kaya't agaran ang tumakbo palabas ng bahay, si Conrad, para magtungo doon sa komadrona pati na rin sa albularyo. Samantalang si Nay Perla naman, ay inutusan pa ang kanyang anak na dalagitang si Joanna, kapatid ni Conrad. Nabantayan ako at meron lamang daw siyang aayusin na problema. Pagkalabas niya ng kwarto, nakita kong dire-diretso po ito sa kusina. At pagkabalik nito ay meron na itong bit-bit na matalas na itak. At nakita ko pa siyang agarang naglakad palabas ng bahay at ang kasunod po noon. Nakarinig na kami ng mga kalampag doon sa labas ng bahay. Pagkatapos po noon, naririnig kong panay yung pagmumura ni Nay Perla at nababanggit niya ang pangalan ng binan kong lalaki. Makalipas po yung ilang sandali ay bumalik na nga rin sa loob ng bahay si Nay Perla. Luhaan po ito at merong bahid ng dugo ang kanyang hawak na itak. Nagulat po ako nang luhaan din itong humihingi ng tawad. Kaya naman hindi ko maintindihan kung bakit. Gayong wala naman siyang kasalanan. Natigil lamang ang kanyang pag-iyak. Noong pumasok na nga rin sa loob ng bahay yung asawa ko, kasama yung dalawang matanda, na halos kaladkari na rin po nito yung binan kong lalaking walang damit na pangitaas. Galit na galit yung asawa ko noon at sigaw ito ng sigaw. Habang kinakaladkad papasok sa loob ng bahay si Tatay Elyong. At noong tignan ko yung binan kong lalaki, nanlilimahay dito ng putik at umaalingasaw ang napakabahong amoy sa paligid na sa tingin ko sa kanya nang gagaling. Luhaan rin po itong humihingi ng kapatawaran sa asawa ko at umaaktong luluhod sa harapan niya. Samantalang yung albularyo naman at ang komadronang tinutukoy ni Nay Perla ay mabilis akong inasikaso. Mapapatay talaga kita kapag merong nangyaring masama sa aking mag-ina. Pasigaw na wika ng asawa ko sa kanyang sariling ama.
At matapos nga akong tignan ng dalawang matanda, ay nagwika itong komadrona na mabuti na raw ang aking lagay, pati na rin yung sanggol na aking dinadala. Mabuti na lamang umano at malakas yung kapit ng sanggol sa aking sinapupunan, kung kaya't hindi agad yun nakuha ng aswang, sabay tingin sa biyanan kong lalaki. Nalaman ko lamang yung buong katotohanan nang magsalita na po yung albularyo. Si Tatay Elyong daw mismo yung aswang na tinutukoy ng komadrona. Nayanggaw umano ito nung minsang dumayo sa pistahan sa ibang baryo. At kasalukuyan daw itong ginagamot sa kanyang pag-aswang. Sa punto po na iyon, doon ko lang naalala na sa tuwing araw ng Martes o Biyernes ay umaalis po yung binan kong ito at hapon akong makauwi. Yun pala'y pinapagamot ito sa kanyang pag-aswang. Talagang gano'n na pala yung sitwasyon ni Tatay Elyong. Sa punto po na iyon, labis-labis naman po yung kanyang pagsisisi. At walang humpay yung kanyang paghingi ng kapatawaran sa aming mag-asawa. Dahil hindi rin daw niya makontrol. Dahil nakumpirma na rin naman nila na okay na yung kalagayan ko pati yung pinagbubuntis ko. Napagpasyahan na lamang po namin ng asawa ko at ng mga biyanan ko na doon muna sa albularyo manatili si Tatay Elyong habang hindi pa siya nagagamot. Makakabalik lang siya kapag gumaling na po ito. Pumayag naman din yung albularyo. Saka na lamang daw ito uuwi sa bahay kung tuluyan na talaga itong magaling. At talagang naalis na sa kanyang katawan ang pagkaaswang na itinanim sa kanya. Sa paglipas naman ng mga buwan, tuluyan pong gumaling si Tatay Elyong. Napatawad ko na rin ito at maging yung asawa ko ay napatawad na rin ang kanyang sariling ama. Dahil wala naman ding may kagustuhan sa lahat ng mga nangyari. Mabuti na lang po talaga at naging maayos naman po yung lahat. Hanggang dito na lang din ito. At maraming salamat sa pakikinig ninyo sa aking kwento. Paalam.